isang tao lang na naniniwala sa iyo ang kailangan. May kasama ka sa buhay na laging nakasuporta sa iyo. Yung bang tuwing nagkikita kayo at nangungumusta at sasabihin mo, eto, mahirap pa din ang buhay. Nung naramdaman niya na malungkot ka, bigla na lang magkukwento ng mga bagay na magli-lift ng spirit mo. Yun bang ang intention niya is palitan ang kalungkutan na nararamdaman mo. Yung mabigat na pakiramdam mo. Ang mga taong concern na concern sa'yo. Yung nararamdaman niya ang nararamdaman mo. At ang taong ito ay kilalang kilala ka. Alam kung paano ka gagawing inspired. Oo naman, matagal mo nang kilala ang taong ito. Kilalang kilala ka na niya na sa sobrang tagal nyo ng close, alam na alam niya kung ano ang magpapasaya sa'yo. Pwedeng ang taong ito ay may ginawa ka rin maganda sa kanya noon at naging maganda ang effect sa buhay niya, na feeling niya mahabang panahon niyang babayaran ang utang na loob na yon. O kaya, sa sobrang tagal nyo nang magkakilala, pamilya na ang turing niya sa'yo at ayaw na niyang nalulungkot ka. At alam niya kapag malungkot ka, hindi maganda ang epekto nito sa buhay mo. Or, taong gusto ka lang gawan ng isang magandang bagay. May mga taong gano'n naman talaga. Likas na sa kanila ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Gusto nila ang nararamdaman nila every time na nakakatulong sila sa ibang tao. Nakasuporta, andyan lang sa tabi. Words of encouragement ang laging naririnig mo sa kanya. Gusto niya, masaya ka at successful ka sa buhay. Lagi kanyang pinupush, lagi niyang sinasabi na, kaya mo yan, kaya mo yan. Kung may ganito ka sa buhay mo, ewan ko na lang kung anong klaseng blessing ang ibinigay ng Diyos sa'yo para ilagay niya sa araw-araw mo ang taong yan. Pwede natuwa ang Diyos sa isang bagay na nagawa mong mabuti. Pwede may isa o ilang tao na nagdadasal para sa'yo. At ang dasal nila ay ilagay niya ang mga tamang tao na dapat makasama mo. Oo naman, kayang-kaya natin itong hingin sa Diyos para sa ating mahal sa buhay. Sa mga taong importante sa atin. Sa mga taong malayo-malayo sa atin. Kahit naman tayo, kaya nating hingin ito sa Diyos. Kaya-kaya nating idasal at ipadala niya ang mga taong tama ang magiging impluwensya sa buhay mo. Mga taong pwede mong asahan sa oras na hindi mo nakilala ang sarili mo dahil sa sobrang lubog na lubog ka na sa mga problema ng mundo, kahit dalawa or kahit isa lang ang kasama mo sa buhay, ayos na, okay na. Alam mong may maninita sa'yo at magbibigay ng tamang tulak sa'yo sa tuwing matindi na ang nararamdaman mo. Again, kahit isa, napakalaking blessing na nun. Sabi nga sa Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Huwag magtatanim. Thank you.
taong magpapaalala sa iyo. Ang galit na itinanim ay kahit kayo. Understanding, control their anger. A hot temper shows great foolishness. Tandaan niyo po, pag hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo at makikituloy ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gustong mga salita. At ito ang totoo, pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pa pwede hindi ka masaktan. Totoo po ba yun? Pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pwedeng hindi ka magdamdam at hindi pwedeng hindi ka mag-isip na umalis. Ang problema, kung wala kang pera, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Paano mo gagawin yung gusto mong umalis kung wala kang pera? Mapipilitan kang magtiis ng sakit ng kalooban. Mapipilitan ka na tiisin na lang yung naririnig mo na masakit sa mga anak mo o sa manugang mo. Alam niyo po, ganun ka-importante na napaghahandaan natin yung ating pagtanda. Kasi nga, habang tinitiis mo yung mga masasakit na naririnig mo, nauubos yung panahon mo na hindi mo nai-enjoy yung pagtanda mo. At malungkot yun na konti na nga lang ang panahon mo, hindi mo pa ma-enjoy yung pagtanda mo. Pag mayaman ka, kamag-anak ka nila, pero pag mahirap ka, hindi ka nila kilala. Hindi lahat ng kaapelyido ay kamag-anak mo. Dahil yung iba, kadugo mo na nga, hindi ka pa kilala. Lalo na idol, kung mahirap ka. Yes! Mabait sila ngayon sa'yo kasi napapakinabangan ka nila. Pero pagdating ng araw na wala na silang mapakinabangan sa'yo, hindi ka na nila kilala. Aminin mo, may kamag-anak at kaibigan ka na nagpaparamdam lang pag may kailangan. Pero kung wala, dead ma lang. Real talk, may mga taong mabait pag may kailangan. Pero idol, kapag tapos ka ng pakinabangan. Yan ang totoo, idol. Yung mga ama na parabang ang lakas-lakas, ayaw pahalata, pero may dinaramdam na pala, ayaw lang magsalita. Sila yung mga amang nakikita mong matatag, ay unti-unti pa lang nanghihina dahil sa sakit. Kaya mga anak, mahalin ang inyong mga ama na nagpapakahirap para sa inyo, para maitaguyod kayo sa pag-aaral nyo, sa mga pananamit nyo, at para sa kinabukasan ninyo. Laging mahalin, kumustahin ang bawat ama ng inyong tahanan. Huwag maiinggit. Ewan ko kung dumating na ang panahon sa'yo na unti-unting nawala ang mga taong dating nakasuporta sa'yo.
na sa hindi mo malamang dahilan, nawala na lang sila ng isa-isa. Nawala na lang sila ng ganun. Hindi ka na lang kinausap. Nung umangat na ang buhay mo, nagiging successful ka na. Unti-unti ding naglaho ang suporta nila. Nag-iisip ka tuloy kung may nasabi o may nagawa kang mali. Iniisip mo tuloy kung nasaktan mo sila along the way. Inggit, yan ang papatay sa'yo. Dati ko nang nag-post yan at marami ang nag-agree. Sa totoo lang, marami naman ang sumusuporta kapag nahihirapan ka. Marami ang nakakaintindi sa'yo. Marami ang nakaka-relate noong mahirap ang lahat. Pero nung naging okay ka, kumonte ang sumusuporta sa'yo at dumami na ang kaaway mo. Kakaunti lang naman talaga ang nakakaintindi ng tagumpay natin sa buhay. Sa totoo lang, madalas yan, ang mahal lang natin sa buhay yan. Sila ang mga nag-stay at nag-support ng pangarap mo at mga plano mo sa buhay. Well, sa totoo lang, madalas naman talaga sila ang nakakasama mo mula umpisa hanggang sa maging maganda ang kalagayan. Meaning, naging success ang lahat. Hayaan ang mga taong nawala. Ang nawala, talagang mawawala. Kesa mag-concentrate ka sa mga taong nawala, mag-focus ka na lang sa mga taong nag-stay sa'yo ng mahabang panahon. Mga taong naniwala at niwalang planong katiting na iwan ka. Sana nga, sana mawala sa atin ang inggit dahil malaki ang may tutulong nito sa buhay natin kapag nawala ang ugaling ito. Baka nga, mas makatulong pa ang mga taong successful na ito sa ating buhay. Maging masaya sa naabot ng iba. Maging supporter ng mga tagumpay. Lalo na kung talagang nagsikap ang tao yun. Lalo na kung nakita mo naman talaga na nahirapan ang tao yun. Na hindi mag-give up. Oo, umiyak. Pero na-encourage mo siya at nag-decide na dumiretso. Kung kailangan, sumama ka sa celebration. Gawin mo. Samahan mo siya sa tagumpay niya. Ipagdasal mo na magtuloy-tuloy ang lahat sa kanya. Na maging matatag siya sa mga dadating pa. Nabigyan pa siya ng maraming lakas at talino ng Diyos. Kung nagpasalamat siya sa iyo, sabihin mo, ginamit ka lang ng Diyos as instrument ng blessing niya. Na deserve niya ang tagumpay niya. Bilinan mo na maging mas maging close siya sa Diyos at hingi niya palagi ang guidance at peace ng Diyos. Tandaan, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga anak niyang pinagdaanan ng blessings ng iba. Naging channel ka ng blessings ng ibang tao. Ingatan. Sabi nga sa Proverbs 14:30, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bone. Wala kang karapatang magsalita ng masakit. Kahit ikaw pa ang tumulong. Maraming tataas na naman ang kilay sa title ng video na ito. Kapag tumulong tayo, tutulong tayo ng kusa, tutulong tayo ng buong puso, tutulong tayo ng bukal sa loob. Dahil masarap naman talaga ang tumulong kesa ikaw ang tutulungan. Remember the phrase, it's better to give than to receive. Kapag ikaw ang tumulong, kapag ikaw ang nagbigay, alalahanin na ang binigay mo ay para sa ikabubuti ng taong tinulungan mo. Pero huwag mo namang idikta kung paano niya dapat patakbuhin ang kanyang buhay. Dito nagkakaroon ng conflict ang mga tulungan sa magkabilang panig. Kapag ang isa ay isinumbat na ang kanyang ibinigay at ang isa naman feeling niya walang bayad ang tulong na ibinigay. Nagiging problema lang naman ang tulungan kapag ang feeling ng isa ay nagiging obligasyon na sa kanya ang tinutulungan niya. Ina-adjust na niya ang lahat para lang matulungan ang tinutulungan niya. Kapag may nasasakripisyo na, maghahanap ka na ngayon ng kapalit ng ibinigay mo. At ang isa naman, feeling ng tinutulungan, wala siyang obligasyon na magbigay ng sukli dahil ang alam niya, libre at walang balikat ng tulungan ang mangyayari. Ang tanging obligasyon ng tinutulungan ay pagbutihin niya ang buhay niya. Gamitin sa tama ang itinulong, gamitin sa tama para mabago at mapaunlad ang buhay niya. Ang conflict sa bagay nito, ang mabubuong problema sa tulungan ito,
asahan mo. Mahabang panahon ang gugugulin hanggang sa maging personalan na ang usapan. Hanggang ang mga nasasaktan na ay hindi na dapat nasasaktan dahil hindi naman sila kasali in the first place sa naging usapan. Payo ko, maging malinaw ang lahat. Kahit pa yan ay kakilala, kaibigan, pamilya o kahit best friend mo pa, lagyan ng limit ang sarili. Tulungan hanggang kaya. Tumulong habang tinutulungan ang sarili niya ang tinutulungan. Again, maging malinaw at maging bukal sa loob palagi. Hindi lahat na umiiwas ay galit. Yung iba umiiwas kasi hindi sila pumapatol sa taong may makikitid ang pag-inisip. Ito ang masasabi ko sa quote na yan, kaya makinig ka ng mabuti. Manakahugot, naranasan niyo na bang umiwas sa isang tao hindi dahil galit kayo, hindi dahil ayaw niyong pumatol sa kanilang makikitid na pag-inisip. Yung tipong mas pinili niyong lumayo na lang kasi alam niyong walang patutuhan ang usapan. Alam niyo, hindi lahat ng umiiwas, galit. Minsan, mas pinipili lang nilang huwag ng mag-aksayan ng oras sa mga diskusyon hindi naman produktibo. Bakit ka nga naman magpapagod sa isang taong sarado na ang isip, di ba? Yung tipong kahit anong paliwanag mo, hindi naman nila tatanggapin dahil sa kanilang limitadong pananaw. Ito yung mga sitwasyong kailangan natin maging matalino sa pagpili ng ating mga laban. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin ipaglaban ang ating panig. Minsan, mas maganda pa ang manahimik at umiwas kaysa mag-ubos ng lakas sa walang kabuluhang argumento. Kaya, manakahugot, kung makakita kayo ng taong parang imposibleng kausapin dahil sa makitid nilang pag-iisip, isipin nyo muna kung worth it ba ang energy nyo. Hindi nito pagiging duwag, kundi pagiging praktikal at pagpili ng peace of mind over conflict. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng tamang oras at lugar para sa mga diskusyon na makabuluhan. Maging matalino sa pagpili ng inyong mga laban, mga kahugot. Salamat sa pagtangkilit at lagi kayong mag-ingat sa inyong mga desisyon sa buhay. Sa dyan may mga tao na dadawa lang ng kwento para lang masira ka kasi hindi nila kinakaya na nakikita ka nilang masaya. Alam mo, ang buhay talaga ay puno ng mga taong hindi mo maintindihan kung bakit sila ganoon. Minsan, may mga taong dagawa ng kwento at maninira lang sa'yo ng walang dahilan. Nakakalungkot isipin na may mga tao na ganoon ang ugali. Pero hindi mo dapat hayaan huwihinta ng kanilang negatibidad. Napakaraming dahilan kung bakit may mga taong nagpapakahirap na sirain ang iba. Maaaring hindi galit o kaya hindi nila masikmura na makita kang masaya. Pero alam mo ba, ang pinakamagandang sagot sa kanilang mga paninira ay ang patunoy na pagiging positibo at matatag. Hindi mo kailangan patulan ang kanilang mga kwento at paninira. Ang mahalaga ay manatili kang tapat sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag mo hayaang mawalan ka ng sigla dahil sa kanilang mga sinasabi. Sa halip na magalit o maapektuhan, damitin mo ang kanilang mga paninira bilang inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ipakita mo sa kanila na hindi ka matitinag sa kanilang mga kwento at patuloy kang magpuporsige sa kabila ng lahat. Ang pagiging masaya at matagumpay ay hindi dapat hadlan ng mga taong negatibo sa paligid mo. Huwag mong payagan na kontrolin ka nila o anapinan ang iyong espiritu. Manatili kang positibo at patuloy na ipakita ang iyong daling at tagumpay. Sa bandang huli, sila rin ay tao na may kanilang mga pinagdadaanan. Baka sila ay may mga bagay na hindi nila masabi o ikakwento kaya sila nagiging ganoon. Ipagdasal mo na lang sila at hayaan mo ang karma ang umuha ng hustisya para sa kanilang mga gawa. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. May mga taong handang sumuporta at magmahal sa iyo. Kahit pa may mga taong nagbabanak na saktan ka.
Patuloy kang magpakatatag at magtulungan kayo ng mga tunay mong kaibigan at pamilya upang malampasan ang mga hamon na ito sa buhay. Totoo pala na kapag natuto kang manahimik, marami kang marerealize. Makikita mo kung ano talaga ang ugali ng isang tao. Mas makikita mo sa kanila kung sino yung totoo. Magkakaroon ka ng peace of mind sa lahat ng bagay. Na hindi naman pala dapat patulan. Na hindi lahat dapat pagsayangan mo ng oras at lakas. When you live your life in peace and quiet, mas gaganda ang perspective mo sa buhay. Matututunan mong mas mahalin yung sarili mo, yung value ng time mo. Hindi mo na maiisip yung ingay sa circle mo. Kasi alam mo na yung true meaning ng quiet life.